Bayan, kaugnay pa rin ang nangyaring sunog sa Manila Central Post Office kahapon ay makakapanayan po natin si Ginoong Luis D. Carlos, ang Postmaster General at Chief Executive Officer ng PhilPost. Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriceta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Kasama rin po si Diane Guerrera. Hi, good morning po, Boss Audrey and Diane. Magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig po. Well, kami po ay kabilang, sir, sa mga kambayan nating na nalulungkot sa nangyaring sunog sa post office. Pero maaari niyo po ba kaming bigyan ng update kung ano na po ang nangyari at nagdeklara na po ba ng far out sa post office? Yes, Audrey, good morning. Yung as of the moment, I'm here at ground zero. Na yung area, BFP has said na kung saan po, hello? Yes, go ahead, sir. Yung area na where it started, yun nakita na ng BFP, no? But it's not yet far out. May mga bumabaga-baga pa sa loob ng building at may konti pang usok. So they're doing the final mapping operations. I believe today, patitigil na po yan. All right. So sa ngayon, sir, ilang empleyado po ang apektado ng sunog sa PhilPost at patuloy pa rin po ba ang operasyon? Yes, there's about 720 employees that are affected in this building. No? The main bulk of it, yung the letter carriers, the Manila Post Office itself. So, tuloy-tuloy naman ang operations. We're trying to get our spaces. The Manila Post Office has been transferred already to Telfan. We have a building there. So, meron na tayong maliit na area doon na doon na lahat ng mga letter carriers. All of the mails that will be starting to come in today ay doon na humanggagaling ang mga kaltero at magdi-deliver sa buong Manila. In regards to the other operations group from the corporate side, doon na po sila tatapos sa Manila, doon sa Airport Road, doon sa Central Mail Exchange namin po sa aming Pasay. All of those operations people will be there. Ang may iwan lang po dito yung Mega Manila office and corporate office dito sa gilid po ng building which we are fixing right now. Okay, sir, ano po yung mangyayari sa mga parcels o package ng ating mga kababayan? Yung mga packages and parcels, we're doing the inventory coming from the Central Mail Exchange. No? Kasi last week naman, there are data that came in here over the Manila Post Office. Kung ano yung pang Manila, malalaman naman natin kung anong inventory at saka kung may magka-claim naman. I'm sure there will be a tracking number, no, or a small piece of paper or a tracking number that they will give us at hahanapin namin yun. Kung yun ay isa kasama sa mga nasunog, we will have to get the value of that and see the indemnity. No? Kanya lang kasi as of the moment, I'm asking ng konting pasensya po sa publiko dahil halos lahat po, well, halos lahat po, about 99%, no? Ng buong building po, sa tingin ko po from outside, wala po natira. Okay. Okay, pero sir, ginagarantiyan niyo po ba na mababalik or mababayaran yung mga parcel na nasira o nasunog? Yes, there's an indemnity on that one. May indemnify naman yan, hindi naman ganun ka. I'm checking lang the volume that is coming from that. Ayusin po namin yun. Kasama po namin yun sa aming responsibilidad. Okay. Sir Luis Carlos, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Kerer po ito. Regarding pa rin po ito dun sa mga parcel ng ating mga kababayan. Kunwari po, meron po silang package or parcel. Masaan po sila po pwedeng mag-inquire o mag-email o tumawag? For sure, bothered po sila rin sa kanila pong mga dokumento or packages, sir. Yes, it's at the back of the Mega Manila office, which is under... the Manila Post Office is under the Mega Manila Office. It's at the back of right now, there's a canteen, there's a small canteen building at the back of the main building na inaayos po namin. No? So we're looking on that. We're looking that they can come over there and we will see
set up pa lang ho kasi pati mga kuryente, alawang telepono, cellphone po tayo at ang internet po wala pa ho lahat. So as of the moment, we're working on that one. As soon as we have that, we will give that information po. Alright. Sir Carlos, regarding naman po sa mga national IDs, I understand may statement na rin po na I think galing na rin po sa inyo and also from the LGU ng Manila na yung mga naapektuhan pong national IDs ay yung lamang pong mga i-deliver dito sa Manila. Pero may bilang po ba kayo kung ilang national IDs po itong naapektuhan or nasunog? From the records that are coming in since May 12 no, na pumasok dito, I've checked out yesterday. Initially, they were just talking about somewhere about 4,000 pieces, no? 4,000 to 5,000 pieces. Mm-hmm. And we've engaged already the Central Mail Exchange where it came from. Kasi kami po ang pumipick up noon para po dito sa Manila po, Manila delivery po. So, and hopefully when we get in touch with the Philippine Statistics Authority, kumbaga i-reprint po lahat yun, no? And it will just take a little bit time para lang po maka-develop po kami. Okay. Sir, marami pong mga advocates, especially po ng culture and heritage natin, is calling for the restoration, of course. Ito pong Manila Central Post Office. Ano po ba yung mangyayari sa building o sa structure ng PhilPost? Ito po ba ay gigibain o i-restore po, sir? Offhand, the National Commission, Heritage Commission, the Historical Commission came over yesterday and they just looked at that. I told them initially we will look for the structural engineer and we'll see how the integrity of the building is. But definitely, we're working hand in hand with the Historical Commission on how this heritage site can be, you know, preserved. No? So, tinitignan po natin yun and definite po siya na kailangan po natin ng structural engineer para makita po natin nga yung integrity ng building itself. Kung i-retrofit siya, kung ano man, will be coming from that engineering group. Alright, well on that note, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Rise and Shine Pilipinas, Mr. Luis D. Carlos ng PhilPost. Salamat po, sir. Thank you.